We should only believe what is written in the Bible. Okay. But here's my question. MK Sounds, don't forget to subscribe. Maniniwala ka ba kay Pastor Apollo Kiboloy, Brother Elis Suriano, Brother Felix Manalo sa kanilang pangangaral gamit ang Biblia? Hindi. Dahil ikaw ang mas tama. At ano naman ang assurance mo na ikaw ang tama, na pareho lang naman kayong tatlo na gumagamit ng Biblia sa pangangaral? Oh, di ba? Mahirap panindigan na ikaw ang tama, pareho lang naman kayong bumabasa ng iisang Biblia, pareho lang naman kayong naniniwala sa final authority ng Bible, pero kayo-kayo mismo ang hindi nagkakaunawaan. Kaya nga kapatid, ang ating Panginoong Hesus hindi naghabilin ng Biblia. Ang hinabilin niya sa lupa ay simbahan, Matthew chapter 16 verse 18. At sa Matthew 28 verse 19 to 20, inutusan niya ang mga apostol, humayo kayo sa buong mundo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga tao at turuan niyo sila sa lahat ng itinuro ko sa inyo. Kaya nga mga kapatid, ang mga apostol ay nagturo at ang mga tinuruan nila ay nagturo rin. Nagturo ang mga tinuruan nila hanggang sa umabot sa panahon natin ngayon. Kaya nga ang sinasabi ng Biblia, the pillar and foundation of truth is the church, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Yes, the Bible is beneficial for instruction, inspiration, pero hindi ibig sabihin na ang Biblia lang ang batayan ng katotohanan, sapagkat ang simbahan ang sinasabi ng Biblia na siyang batayan ng katotohanan. Kaya kaming mga Katoliko ay naniniwala kami sa simbahang tatlag ni Kristo na ito ang batayan ng katotohanan para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Kasi kung sasabihin nating Biblia lang ang batayan ng katotohanan at kayong lahat na bumabasa ng Biblia ay puro kayo tama, magiging walang tunay na katotohanan. Napakahirap. Naway malinaw sa iyo yan, kapatid.